Cena, a taste of a lifetime. Mantya nga! Perfect for date, celebration as in daw a simpleng salo-salo, pwedeng-pwede digdi sa isang kusina. Huli ta cozy ang place, masiram ang kakanon, as in masasabi mong perfect 5 stars sinda in terms of good service. Yan ang may pag-uorgulyo kang kakanan na ini. Ngunyan digdi sa Goa, iguan ang matudumanan. Sa isang kusina, masiram na pagkakan. Where every great food is delicately and passionately cooked. Isang kusina, a taste of a lifetime. Isang kusina. Ang kaibanta po si Ma'am Lisa Panfabricante Gilhang. Siya ang owner and head chef kang isang kusina igdi sa Goa, Camarines Sur. Hello, Diyos Marina. Aldaw po sa Indoga Boss. Ang samuyang famous pansit canton digdi sa Goa. Ini po ang bestseller kang isang kusina. Okay. Kaya we're proud to say na sana maipaabot mi man sa Gabos kung taano naging bestseller ini sa isang kusina. Okay? The first po, syempre igigisa ta po. We will put cooking oil. Minsan po baga nagpapait ang sarong menu dahil po sa sarong dish, dahil po na-overcook po ang bawang. Kaya ang iinuton ta po is the onion. Ah, okay. Ang sarong sikreto po kang onion kayan, kaya dahil siya na, dapat dahil siya ma-overcook. Hihilingon mo po siya pag okay na siya, then saka mo siya ikakaagaan ng bawang. Dahil po dyan, mas masiram po ang magiging resulta. Inigisat po siya tanganing magluwas, sinamit, and si aroma po kang sarong dish. Then, inina po si pangsahugme. Composition of pork, squid ball, then liver. Gigisahon ta po. Add fire. Pre-cook na po siya. Ang samuyang pangsahog. Tanganing madali po sa part kang customer, then magpaparahalat. Mm-hmm. Ini po ang sarong sikreto kung sarong restaurant. Dapat naka-pre-cook siya. Tanganing, kasi dapat within 20 minutes, makaluwas na ini sa luwas eh. Kasi kung gutom ka, then magpaparahalat ka pa, mas lalo mainit ang payo mo. After, pag maraming customer, ma'am. Oo. Sunod ka yung customer complaint na. Oo. Kaya, gigisawan mo dikit, napaparong mo na po si aroma, ano? Hamot na po. Mahamot na po siya. Then, add water. Pag nag-add ka po ng water, saka mo siya dadagdagan ng fire. Tangani pong madali ang pagkulo. Gabos po kaya digdi sa isang kusina is from scratch talaga. Dahil kami nagkukuyan sa microwave bowl, talaga iluluwas mi sa indo as in mainit pa siya. Okay. So habang hinahalata mo na magkulo yan, pwede mo po kami maistoryahan kung paano nagpuon ang isang kusina and daan po siya inapod na isang kusina. Okay, arog po kaya nag-start ang isang kusina. Ang agong ko po kaya is seafarer. Mm. Pero nasa kuyang po siya sa cruise ship. Before siya po maghali, mag-boyfriend and girlfriend pa po lang kami. Sabi niya, what's next after this? Sabi niya, gusto niya ka ito, barbecue lang. Opo. Titindami para the additional income. Mm-hmm. Kasi mag-kuyang pa lang kami ka to eh, mag-boyfriend and girlfriend. Natatakot ako. Opo. Hanggang sa nadahog ako sa election kasi I was a councilor of Goa before. Okay. 2 points lang po kasi nadaugan ko. Depressed na depressed ako. Sabi niya, ito ka iwawalat, digdi na depressed ka. So, in-encourage niya po ako na mag-klase ng culinary. Hilig ko na po talaga ang pagluto. Kaya, from then, nakagraduate po ako sa culinary school, sa Apicius, sa Benta ng Arog Gayan. May client po ako, may nasaro po kaming family friend, which is a bank manager. Sabi niya, sige daw, itry mo daw sa birthday ko. Lutuan mo ako.
trinay ko po, duma na po nagpuon na may nag-aapod sa ko, may nag-order. Sabi ko, ano kaya kung magpuon na ako sa catering service? Nagpuon ka po, catering muna. Catering po ako, duman lang po sa harong me. Kubo lang si lutoan me. Okay. Then, si sako pong friend, anong ipapangaran mo? Sabi ko, ano talaga daw? Tapos sabi niya, why, kung isang kusina, kasi double meeting, meaning eh, pwedeng kusina ni isang, tapos may sarong kusina. Opo. Duma na po nagpuon. Hanggang sa nag-focus po kami sa catering, tapos nag-decide po si Agom na dahil na magbalik sa cruise ship. Sabi niya kasi, masyado tayong malaki sa bawat isa. Kung i-compute natin yung pagsasama natin, mag-6 months lang. Tama. Tapos sabi niya, magre-risk tayo ngayon. Nag-invest po kayo na magkaroon ng ganito. Nag-invest kami. Then, 2018, April 1, nag-start po ang isang kusina resto bar. Lalagta na po yung pansit na yaning maluto na. Nagahalay po talaga ang sarong arong kining mga business pag magayon man talaga ang service, yung mga tao. Iyo po kasi, ang sinasabi ko po sa Sainda, bako po kami ang nagdadarakang business. Mm-hmm. Bako kami, kami ang may sadire. Soy sauce okay, po. Soy sauce. Bako kami, kamo ang madarakang business. Yes. Kami yaon lang kami sa pag-guide sa Indo. Oyster sauce. Oyster. Yaon lang kami sa pag-guide sa Indo. Mm-hmm. Pero kung pababayaan Indo, mayo kami magiginibo. Kasi Sinda po ang nasa front eh, di ba ma'am? Iyo po. Sinda ang makikiharap sa customer. Sinda makikiharap. Then, Sinda ang nag-o-offer ng good service, yes, which is iyong binabalikan sa muya. Totoo, ma'am. Celery then, po. Then, celery. Sarok pa po sa sikreto pala. Sabihin ko na. Sige na po, ma'am. Ang isang kusina po is not using MSG. We're proud to say that. Kaya, hilingon nindo digdi, mayo po kamo mahiling. More on herbs and spices po kami. Kasi, sabi mi nga ni, mas maray arog yan ang i-offer me. Mas healthy. Mas healthy. Tapos, minsan po baga kaya, pag nagkakakang ka, medyo nagkukuyan ang lips mo pag grabe ang MSG. True. Ngunyan po, ang all in all, nasa 15 po ang tao, me. Tapos may mga kuyan po kami, may mga part-time na mga students na kuyan. Ini-encourage me po Sinda mag-work. Then, may Sinda hinahali. Kasi sabi me, pagkatapos nindudigdi sa isang kusina mag-work, you're free to go. Yes. At least, aram na nindo ko anong values na tinutukdo, me. Pag nag-i-interview po kami ning kuyan, pag nag-i-interview po kami ning applicants, ang sinasabi ko po permi sa ini-interview ko is this. Mayo akong pakiaram kung matibayong ka, kung may skills ka, ang gusto ko attitude. Yes. Kasi ang skills, importante talaga. Natutukdo ko po yan, pero ang attitude, yan yan sa buot nindo. Kaya, pasalamat man po kami sa ining mga staff ko. Maray man. Maray man po. Dahil hindi po kami naggagamit ng MSG, magamit kami ng little sugar para sa umami. Iyo po yan. Sugar. Oo. Pangkuyan lang ini, pangpahali, pangkuyan, pang apod gani. Neutralize. Pang-neutralize. Okay. Iyo po. Kaya sabi mi nga ni kayang kung mayo talaga sa kitchen ang sa imong puso, dahil ka na magluto. Kasi, saka dahil mahaloy, ma'am. Dahil yun po. Saka ang pagluluto ko, tukdo ko digdi po sa sakuyang mga staff. Dapat, isa puso nindo ang pagluluto. Tapos, lagyan po na natin ng veggies. Which is carrots. Lutuin muna natin ang carrots. Then, cabbage po. Kuyan. And pepper to taste. The last secret of isang kusina. Wow! Pag kinago po siya, ikaw man makakasabi. Kung anong lasa na. Dahil kung ano ang parong. We need to taste. Okay na po yan, ma'am. Okay na po yan. Papalutuan ito na lang pundikit. Wait lang, ma'am. Okay po. Pakitang sabaw. So, nanamitan ta ang luto ni ma'am isang. Ini po ang pansit canton, ha? Nalasahan ko si secret nito. Masira, manamis-namis.
naman sinabi niya na neutralize sila sa niya from may maalat-alat na may mahamis-hamis. So, no doubt talaga na binabalik-balikan ining pansit canton kang isang kusina. Ngunyan ni kasay ikaduwa ta naman na po tayo kaibanan ta si Kuya Nico and si Mamang Geraray ang ma-demo sa tuya. So, ang ikaduwa ta pong po tayo, ano po ito, ma'am? Mixed seafoods po siya. Okay. Na si Kuya Nico na po ang ma-prepare. Mm-mm. Kasi si Kuya Nico po may dakulang part sa isang kusina. Kasi nag-start po ang isang kusina as catering, dishwasher ko lang po ini. Ah, okay. Dishwasher ko lang po siya. Tapos, syempre, sa mga age na arog ka ni, habo yan kang naaanggutan. Kaya, nagpa-Manila po si Kuya Nico. Pigbayaan ka po. Binayaan mo po ako. Tapos, iniwan ka lang, ma'am. Pero sinabihan ko na po siya. Kaya ito, Nick, wait ka lang kasi by that time, malay mo, may ibang pangarap ang isang kusina para sa imo. Dahil siya po nakapangalat, nagpa-Manila po si Kuya Nico. After pirang years, ma'am, nagbalik siya, months. Nagpa-Manila po siya ning December. Pag April po, yaon na. Bukas na po ang isang kusina kasi April 1. April 26, yaon na po si Nico. Naghihibi na po, gusto niya po daw magbalik sa isang kusina. Sabi ko sa iya, nahiling mo na. Hmm. Ang Manila, duwang bagay. Pwedeng mag-succeed ka o mahibi ka talaga sa pagtios. Tapos, to make the long story short, nagbalik po siya as dishwasher. Siyempre po, dahil maiwasan sa sarong establishment, sa sarong negosyo, may mga empleyado na medyo dahil ka masusuyuan dahil medyo, siyempre, may policy ka po digdi. Dahil man po, pwede na sinda masusunod. And then, ma'am, paano siya naging ano mo, katong din sa kusina? Ang nangyari po, sabi ko, ititrain ta ka as cook. Pabuk-kubu, dede-kubu kaya, naghihibi na po ini. At that time po, talaga, makusugon po kayo, tad bako pang pandemic. Opo. Nakatukaw na po yan dyan sa gilid. Naghihibi na po siya, tada niya po da kaya, ang gigibuon niya. Sabi sige ko, siyang hibi, ano ma? Sige po siya, kasi po, lalaki po siya. Lalaki po siya. Tapos po, trinayin ko po siya. As in, dahil po yung tatang magluto sa harong. Opo. Inistriktuhan ko po. Garo nag... Garo, nagkaigwa ka mo ning ano, garo. Nagibo po ako ning garong ko yan. So, nanandan mo sa culinaryum, tinokdo ko po sa iya. Kaya, sabi ko sa iya, kung dahil mo isasabot ang pagluto, useless. Yes. Ano, kaya mo? Sabi niya, iyo po ate, iyo po ate. At isa, masinunod po. Oo. Kaya, iyo po si Kuya Nico ngunyan. Matibay na po yan magluto. Tapos, may mga kaeribanan po kami dati digdi. Nasa Canada naman. Siya po ang sinalida ko. So, dati ko pong head chef. Bali, nagpa-Canada po. Sabi ko, ika na ang salida. Wow! Malay mo po, balang araw, makapa-Canada man ini. Wow! Shusha! So, ano na pong nangyari? Ining mixy food? Ano po ito? Anong mixy food? Kasi, combination of shrimp, tuna, and squid. Ah, okay. So, ano na po nalagta dyan? Ang nalagta na po, pig sotaita po, giraray siya. And then? Then, kinaagta po inot si tuna sa kaso squid. Then, oyster sauce. Tapos po, halat-halaton talang po siyang maluto. Ningdikit ang tuna sa kat. Ang squid po, kaya madaliun yan madali maluto. Madaliun po talaga. Madaliun po yan. Tapos po, kakaganta na po ning gulay para po at least, ang apod ka ini-extender po. Okay po. Okay. Tapos po, celery. Katapos po kong celery, makaag po kita. Taday po kaya kami, ulitong ko po, dahil ka po kami nagagamit ning MSG. Ma-neutralize naman po kita digde sa dikit sa sugar. Ubusan ko na. Okay. Halat-halaton ta po siyang maluto. Then, any pong soy sauce. Lulutuan ta lang po kasi dapat ma-overcook siya. Kasi isisisling mo po.
ini pong ko yan. Ining? Paminta. Paminta po, giraray. Or pepper to taste. Spices po ini, spices. Okay po. Dahil ko na po sasabihin to sikreto mo yung mani. Tapos ikakag ko na po si shrimp. Shrimp na. Ay, ang squid. Squid, sorry. Hindi madali yung po kaya ining maluto. Kaya dapat kani pag na-overcook po kaya ang squid, dahil mo na po siya ma... Nguya. Mm. Garurabi rice na 'yan. Another secret ingredients of isang kusina. Kuyan po ini, ining bell pepper. Tingnan po siya. Kasi po pag pig sisling mo lalo pa po siyang maluluto din. Carry over cooking po, sasarado data. Saka ta isisisling. Okay. Okay na po siya. Madali lang po siya. Madaling maray. Namitan mo okay, po, giraray. Okay, namitan sa giraray. Hindi na po kita manamit, ha? Dikit lang. Kaya mo daong harang. Mm. Magiging pa lang combination, ma'am, kang tuna, shrimp, tapos ano pa ito, ma'am? Squid. Squid. Kaya tapos manamitan siyang... mo si celery talaga. Ayun po. Ayun po, kaya yan. Herbs and spices po, sana talaga ang kinakaagmiligdi. Kaya nagluluwas po sinamit talaga kang sarong food. Kasi po, pag nagamit kang MSG, ang mangyayari po, dahil mo na ma-recognize kung, ay, ini pork, ini chicken. Ano, ma'am? Kaya ang pinapaluwas mi po kung ano talaga si, kuyang kang, kung pork, kung chicken, kung seafood, seafoods. Kaya pala, feeling ko ma'am, ano siya, mga pampulutan na dish. Combination na po kaya siya. Combination na po kaya siya pampulutan sa kapang ko yan. Ulam. Sige. Matibay po yan, sinigo mag-flambe. Napotahingon yan. So, ano po ma'am si panghuring luto ta? Kaya, sizzling salmon belly po. Okay, ang sizzling. Pinakalastang ko yan. Ini po ang tulong ini. Yung man lang ni Supig ko yan, meaning bestseller kang isang kusina. Pero mas kang samuyang mga, kang mga samuyang menu po. Talagang bestseller man po talaga. Ah, aside from those three, ma'am, ano pa? Barbecue. Tapos, sa chicken po, huwag po kami tulong klaseng chicken. Butter chicken, tapos ini pong famous samuya ning sweet chili chicken and honey lemon glaze. Okay, let's start na para sa last na ng dish ngayon. Kuya na naman siya, gigisan ta lang giraray. Kay Bantamun giraray si Kuya Nico. Si Kuya Nicong guwapo. Kaya nasusupog da siya, sabi ko, iyon na talaga yan ang buhay, ka artista. Sikat ka na kayan. Si Kuya Nicong guwapo. Tapos po, lagyan ka po ng ginger. Ginger. Pangani pong mahali ang lansa. Lansa, oo. So, tayo po giraray siya sa onion, saka sa garlic. Tapos with, kuya na po siya, ginger. Okay. Mapaluwasan po giraray si aroma, kang sakusatuyang ko yan, pisosotay. Habang nagluluto po kayan si Kuya Nico, inspired po siya ngunyan. Wow! Dapat na siya, golden brown kayo. Yes po. Okay, then, ilalagta na po si salmon belly. Yun! Okay. Lulutuin mo po maray ang salmon kasi fish po siya. Pero okay man lang po siya ning... Basta di po siya ma-overcook.
Ma'am Narissa, ma'am Subago, ano, medyo cozy po ang theme. Anong theme po talaga kang, ano mo, resto mo? Kuyan lang, ang pinaka-kuyan talaga kaniyo, adaptation kang Filipino, tapos medyo kuyan. Inat ang balak, medyo magiging rustic eh. Dahil may aram kung taano naging arog. Kaya, kasi, kung ano lang maisipan me, sa kasi agom, dinadagdag me lang dyan, which is, ang result, magayon man. Magayon po, opo. Medyo cozy. May nagharapot nga ni, saan nga nito yung binabakal? Diyan po lang. Minsan po niya ako, dyan lang sa ukay-ukay. Yan po mga kuya, dyan ukay-ukay lang ang iba dyan. Pero magayon mo, magkinaluwasan. Ayun po. Sabi ko nga ni Kan, basta may love talaga siguro, minagayon. Kaya, yes po. Kaya, si Kuya Nico, minagayon man ang luto kanipa, in love. In love, in love pa lang, kaya pala. So, naglag na kita po ni carrots. Carrots po, saka? Ceiling haba. Ceiling haba. Then, and celery. Celery po. Okay. Busan mo na niya. Tanganin. Nakakakuyan pa po kaya yan, nakaka-enhance pa kang namit, saka nakakahali pa man kang, sa, kang kasa, lansa. Opo. Oo. Yan. Kakagaan po tanging dikit, tanganin may umami. Then, pepper. Halatan pa na lang po siyang maluto. Madaliyon po lang siya. Dawa sa harong lang nindo, pwede nindo po iting gibuhon. Kasi kung maluto po, kaya kami digding medyo haloy, sa part man kang customer, Magparahalat. Magpaparahalat. Sa ang mga tao po, pag-abong, magparahalat. Ayun po. Paggutom na pati. Follow up man po si order. Ayun po. Ayan ang sinasabi ko sa inda. Hamumin dapat dahil na sinda magsabi na ma-follow up. Opo. Gusto mo na within 20 minutes, nasa dining na po o nasa lamesa na po si Kuyan. Si Min, so, order po ninda. Okay na? Okay. Okay, isisisling ta na po siya. Gabos po ng mga taga-Gowa or gabos na taga-Bicol, asin sa mga nagdadalang kang programang ini. Iniinbitaran ko po kamo na magdigdis sa isang kusina. We are offering great foods, araw po kang Pansit Canton, sizzling seafoods, and gabos pong makakakanon ng masiramon. Makukuha po nindo digdi sa Gowa Camarines Shore, corner Borgos and Belen Street. Isang kusina po, a taste of a lifetime.